Ang Molo Church ay isang sikat na Spanish colonial church at heritage site sa Molo District. Kilala ito sa mga kilalang pulang spire na nagpuputong sa matataas na bell tower nito at bilang feminist church dahil sa all-women ensemble ng mga santo na kinakatawan sa 16 na estatwa na nakadapo sa mga haligi ng pasilyo. Itinayo sa neo-gothic na estilo, ang simbahan ay isa sa mga pinakakilalang landmark ng Iloilo City at nangungunang mga atraksyong panturista. Ang kahanga-hangang istruktura na ito ay maaaring pinakamahusay na makuhanan ng larawan sa mga oras ng hapon kapag ang coral stone facade ng simbahan ay sumasalamin sa malambot na ginintoang ang sinag ng paglubog ng araw. Habang naroon ka, mamasyal sa loob at paligid ng Molo Plaza. Ang Molo Church ay itinayo noong 1831 sa ilalim ni Fray Pablo Montaño. Orihinal na gawa sa Tabay Q, Pampango na may bubong ng chok. Ang mga plano para sa isang konkretong istruktura ay ginawa noong 1866, na inaprobahan ni Obispo Mariano Quartero noong 1869. At natapos noong 1888 ni Fray Agapito Buenaflor sa ilalim ng pangangasiwa ni Don Jose Manuel Locsin. Bilang parangal kay Saint Anne. Ang simbahan ay kilala bilang isang feminist church dahil sa dalawang hanay nito ng 16 na babaeng santo sa magkabilang gilid ng altar. Ang Molo Church ay binisita ni Dr. Jose Rizal noong 4 ng Agosto taong 1886 dahil sa mga biblical painting nito na hindi na makikita sa simbahan. Nagsilbi itong evacuation center para sa mga sibilyan noong World War II. Nasira ang simbahan at isang tore ang nasira noong 18 ng Marso taong 1945 sa panahon ng pagpapalaya ng Pilipinas mula sa Japan. Ang simbahan ay kalaunan ay inayos ni Rev. Manuel Alba sa tulong ng kongregasyon. Ang simbahan ay idineklara bilang pambansang palatandaan ng National Historical Institute noong 1992 sa pamamagitan ng representasyon ni Sir Knight Rex S. Salvilla. Ito ang nag-iisang simbahang Gothic sa bansa sa labas ng Maynila. As of now, year 2022 starting restoration, renovation ng Molo Church.